حناي الوجدان في هدايات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Unang-una po ang papuri ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang nag-iisang Panginoon at ang kapayapaan ay mapasa kanyang huling sugo, si Muhammad, kanyang pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng taong tatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah, pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa biyayang binigay sa atin sa araw na ito ng Juma'a na tayo naka-attend ng pag-aaral na naman sa ating lingguhang pag-aral sa Zoom. At wag na natin patagalin, mga kapatid, ang ating tagapagsalita ngayon ay walang iba kundi ang ating butihing Yusuf Logroño, ang pinamagatan niya ang pagbabalik loob sa Allah, ang kanyang napiling magandang topic. Paalala po sa mga sisters, ay panatilihin po nakamute ang ating mga audio at maghanda po ng katanungan pagkatapos na magsalita ang ating Sheikh. At mag-imbita pa po tayo para dumami ang makakarinig ng turo ng Islam. So, huwag na natin patagalin at sige po, Sheikh Yusuf, pwede na po kayong mag-umpisa. Jazakallah khair, Sheikh Daud. Ipasasalamat na nabigyan ako pagkataon na makapagbigay, mapagbahagi sa inyo ng araw patungkol sa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yawmiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal na mga mahal namin pananampalatayang Islam ay naway tayo ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya lang tayo humingi ng tulong. Lahat ng mga bagay na pinagkaloob natin sa kanya ay papasalamatan natin siya. Naway ang kapayapaan at pagpapala ang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, itong ibabahagi ko sa inyo ay napakagandang topic upang mabigyan natin ang ating sarili, ang ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakagandang tatalakayin upang mabigyan natin ang ating sarili, lalong-lalo na ito sa buwan ng Ramadan, ay na kung saan ito yung mabiyayang buwan, na kung saan ito yung napakagandang pagsisisi at pagbabalik loob natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo napapalibutan ng mga anak ni Adan sa napakaraming kalaban, mula sa demonyo, kay Shaitan, sa tao, at mga nilang na hindi nakikita o mga engkanto. Ginawa nilang mabuti ang mga bagay na masama at ginagawa nilang masama ang mga bagay na mabuti. Na pinagsasama ito sa mga itong mga kasamaan at paghahangad ng mga makapundong bagay sa isang tao. At nag-iimbita sa mga nag-uudyok ito'y mga labis na paghahangad ng mga bagay na ginugusto ng isang tao dito sa mundo. Dinadala din ng mga ito ang tao tungo sa kasawian at pagkalugi. Ito ang hihila sa tao patungo sa kaparusahan dahil sa kasamaan at kasalanan ng ating sarili. Nagpapahirap ito sa isang mananampalataya at dito niya maramdaman ang kanyang pagkakamali at mga kasalanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
darating ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamawain, na kung saan siya, ang Allah ay nagbukas ng pintuan ang nagbabalik loob sa kanyang mga alipin, na siya ay nag-aakay sa paghihingi ng kapatawaran, na siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga mabubuting gawain na nagagawa ng kanyang alipin, na siyang nagbibigay ng solusyon sa mga pagsubok na nanaranasan ng bawat isa sa atin, at nang dahil sa kanyang kadakilaan at kanyang kabutihan, pinapalitan niya ang mga nagawang kasalanan ng mga nagbabalik loob ng gantimpala at kabutihan. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sinabi niya, "Walahu yuridu an yatuba alaykum yuridu alladina yattabi'una sahawati an tamilu milan adima." Sa pinakamalapit na kahulugan, ang Allah ay naghahangad na tanggapin ang inyong pagsisisi. Subalit, yaong mga sumusunod sa kanilang masasamang pagnanasa ay naghahangad na kayo ay mailayo tungo sa malaking paglihis. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbabalik loob o pagtauba o pagsisisi upang magsilbing tanggulan para sa taong umamin na siya ay nagkasala. At sila ay umaasa sa kanilang Panginoon Allah na sila ay nagsisisi sa mga nagawa nilang kasalanan. Habang sila ay umaasa sa proteksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paghingi nila ng kapatawaran at pagkatapos ng kanilang pagkakamali, ay agad silang gumagawa ng kabutihan, katotohanan, pinapatawad sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga kasalanan at itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga antas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagbabalik loob sa taos puso na pagpapawi o pagbubura ng anumang kasalanan, kahit gaano pa ito kalaki o karami, kahit pa ito ay panglabas sa Islam o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma kad salafa wa in yaudu faqad madat sunnatul awwalin." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kahulugan na ito, sabihin mo sa mga di naniniwala, kung sila ay nagsisiktigil, ang anumang ang naunang nangyari noon ay papatawarin pala sa kanila. Ngunit kung sila ay nagsibalik sa pagsusisig, pag-uusig sa makatuwid, ang pagkasumundan ng naunang mga mapaghimagsik na ang tao ay naganap na. Mga kapatid, katotohanan, binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng pagbabalik loob sa lahat ng nagsisisi. Binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan sa mga taong nagsisisi at nagpagbabalik loob sa subhanahu wa ta'ala. Itong buong buwan ng Ramadan, napakalaking biyaya na pinagkaloob sa atin lahat ng ating mga kahilingan, pagsisisi, lahat ng mga kasalanan na nakaraan, mga taon na yon, ay magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag na nating ulitin pa ito. Dahil ito ay hindi natin alam kung makarating pa tayo sa sunod sa sunod na taon ng Ramadan. Dahil maraming mga taong nanalangin na kung saan ay gusto nilang abutan pa ang sunod na Ramadan upang makamit nila muli ang biyaya na ibinigay sa atin sa buong taon na kung saan ay binuksan ang pintuan ng paraiso, ang pintuan ng impyerno ay nilalak niya. At ito ay nakasirado, lalo ng mga demonyo, ito ay nakakagdi na.
So ito na yung pagkakataon natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Nawa'y ubusin natin ng ating lakas, lahat ng mga kakayanan natin sa ating sarili, lalong-lalo na sa huling 10 araw ng Ramadan. At ito ay mas lalong ibinigay na espesyal na 10 araw sa huling 10 araw ng Ramadan. Ngayon, 2 araw na lang o 3 araw na lang magpapaalam na si Ramadan. Naway ilubos, ubusin natin ang ating mga lakas. Kaya binubuksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga palad sa gabi upang makapagbalik loob ang mga nagkakasala sa araw na at binubuksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang palad sa araw upang makapagbalik loob ang mga nagkakasala. Tingnan mo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay binuksan na sa atin. Tayo na lang ang mga ilangan sa kanya. Espesyal. Espesyal sa buwan na ito. Na tayo na lang ang kumilos, tayo na lang gumawa. Sa kanya ibinuksan na ang paraiso para sa mga taong nagsisisi at nagbabalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Hadith al-Kursi, ang sinabi niya, Ya ibadi inakun tuktiuna lillayli wa nahari wa ana agfirun nunuba jami'an fastagfiruni wastaglakum agfir lakum. Sinabi na ito sa Hadith al-Kursi, O aking mga alipin, katotohanan na kayo ay nakagawa ng pagkakamali sa araw at gabi at katotohanan na ako ay nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Humihingi kayo ng kapatawaran sa akin at papatawarin ko kayo. Ito ay napakalaking ipinagkaloob sa atin itong sinabi ng Allah sa Hadith al-Kursi na yung mga taong lubos o buong puso nagsisisi at nagbabalik sa loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ito ay papatawarin niya. Bukas ang kanyang kamay upang papatawarin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung buong puso, yung matintimian na paghingi ng kapatawaran. At kabilang pa ito sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Kulya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sinabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin o aking mga alipin na nagmalabis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawala ng pag-asa mula sa habag ng Allah. Katotohanan, pinapatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan. Katiyakan, siya ang lagi nang nagpapatawad ang maawahin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa umpisa pa lang sa ating tuwing tayo magdarasal, binabanggit natin ang Bismillah ar-Rahmanur-Rahim. Sa umpisa pa lang, nandoon na yung ang ngalan niya, ang mahabagin at maawain. Lahat ng mga gawain natin na kagustuhan ng Allah, sa umpisa pa lang, nandoon ang kanyang pagkamaawain. Ang tao na lang ang gagawa ng mabuti, anumang gusto ng Allah, sa kabutihan ay tatanggapin niya ito at tatanggapin ang lahat ng mga nagsisisi at nagbabalik loob sa Allah ay ipapatawarin niya ito. So sinabi pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfir laha jadidallahu ghafurur rahima." At sinuman ang gumawa ng kasamaan o ng kamalian sa kanyang sarili, ngunit pagkaraan ay humingi ng kapatawaran sa Allah, kanyang matagtagpuan ang Allah na mapagpatawad at maawain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinuman ang mag-akala na ang kasalanan ay mas malaki o malawak kaysa kapatawaran ng Allah,
Katotohanan siya ay nag-akala sa kanyang Panginoon ng masamang pagkaakala. Ilan na ba sa mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagmalabis? Ilan na ba sa mga alipin ng Allah ang nagmamalabis? Nagmalabis mula sa kanyang mga sarili, gumawa ng masama, nagpabaya, gumawa ng kasamaan ng talatang malayo sa pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngunit binigyan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagkakataon upang magbalik loob hanggang mapatawad sa kanila ang kanilang mga kasalanan at sila ay mapabilang sa mga malalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang sila ay mapabilang sa mga taong palagi ang makikita sa mga masjid na tumatayo, nagpapatirapa, inaalala ang kabilang buhay at humihingi ng awa mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang limang bisis natin ng pagdarasal na pang-araw-araw, hindi lang sa buwan ng Ramadan na kung saan ang mga tao, kung kailan lang ang Ramadan, saka sila tumayo o magpatirapa sa loob ng masjid pagtuwing ng Ramadan. Ito ay malaking hindi magandang ipapakita natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga ganitong bagay na tayo lamang sa karamihan ng ating mga kapatid, itatayo lang kanilang sala, ang kanilang pagpatirapa sa masjid kung tuwing ng Ramadan. Hindi nila sinasagawa ang limang bisis ng pagdarasal sa isang araw. Kaya huwag nating gagawin yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung nais natin tanggapin ang ating pag-aayuno, ang paghihingi ng kapatawaran, ang mga dua natin, ang sala, lahat ng mga kahilingan natin, ipagpatuloy kung anumang ginawa natin sa buwan ng Ramadan, sa pagsasala ng tarawih o tahajud. Yung tahajud ay ito yung napakaganda para kay Allah. Ito ang pinakamalapit sa Allah na kung saan tayo ay magigising sa madaling araw at magdarasal tayo ng tahajud para kay Allah. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng anak ni Adan ay nagkakamali. At mainam sa mga nagkakamali ay yaong nagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang nadumihan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino man ang nadumihan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hugasan niya ang dumi na ito sa pamamagitan ng pagbabalik loob at paghingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katotohanan ng Allah ay nagmamahal sa mga taong nagbabalik loob, sa mga taong nililinis niya ang kanilang sarili mula sa kasalanan. Dahil yung lubos o buong puso mo ito sinagawa sa kanya. Halos umahagulhol ka, umiiyak dahil sa iyong pagsisisi at pagbabalik mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanya itong tatanggapin ang iyong mga kasalanan na nagawa. Maliit man ito o malaki. Patuloy ang ating hindi lang isang bisis. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag nakagawa ng kasalanan ng alipin ay kanyang sinasabi. Ito'y sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Hurairah, kalugdang nawa siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nagawa ng kasalanan ng alipin sa kanyang sinabi, o aking Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Sasabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakagawa ang aking alipin ng kasalanan at nalaman niya na siya ay may Panginoon na nagpapatawad. Katotohanan, pinatawad ko para sa aking alipin ang kanyang mga kasalanan. Tingnan mo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lahat ay pinapakinggan ng Allah, depende sa iyong concentration, sa iyong buong puso nito
na itinanim sa puso mo na iyong pagingi at pagsisisi, ikaw ay kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala at patawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Tinanong si Ali, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang magiting na kasamahan ni Propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa isang alipin na nakagawa ng kasalanan. At kanyang sinabi, humingi siya ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nagbalik loob. At muli siyang tinanong, papaano kung siya ay bumalik muli sa paggawa ng kasalanan? Kanyang muling sinabi, humingi siya ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay magbalik loob. May muling nagsalita, papaano kung siya ay muling bumalik sa paggawa ng kasalanan? Kaya muling tugon, humingi siya ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay magbalik loob. At kanilang tinanong, hanggang kailan? At sinabi ni Ali, hanggang ang Satanas ay magiging talunan. Tingnan mo mga kapatid, napakalinaw ang sinabi ng hatid na itinanong ng isang tao na si Ali. Huwag kayong tumigil sa paghingi ng kapatawaran na pagsisi sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang umalis ang Satanas. Dahil ang Satanas ay ito yung kalaban ng isang alipin na kung saan ikaw ay nagpatirapa sa lupa at pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsuko. Si Satanas ay siyang humaharang sa mga kabutihan ay para kay Allah. Hanggang huwag kang tumigil sa pagsisisi at pagbabalik sa loob sa Allah hanggang maging talunan si Satanas. Sinabi kay Hasan al-Basri, kawaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba nahihiya ang isa mula sa atin na siya ay gagawa ng kasalanan pagkatapos siya ay hihingi ng kapatawaran at pagkatapos siya ay babalik na naman sa paggawa ng kasalanan? Ang kanyang sinabi, gugustuhin ni Satanas na maging ganyan ng inyong kalagayan ang pagkahiya sa paghingi ng kapatawaran sa Allah, kaya huwag kayong magsawa sa paghingi ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kayong magsawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lahat ng oras para kay Allah pagkatapos natin sa ating pamilya, pagkatapos natin magtrabaho, bago tayo matulog, magpahinga, huwag nating kalimutan ang araw-araw na pagsisi at pagbabalik loob sa Allah. Dahil ito ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Karamihan sa ating mga kapatid, isang bisis lang maghingi ng kapatawaran. Kapag hindi ibinigay ng Allah, sisihin pa niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Marinaw ang sinabi ng mga hatid at mga isinasalaysay ng mga unang mga tao na sinasalaysay nila ang kanilang mga sarili o paano sila humingi ng kapatawaran at pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama ang paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagbabalik loob sa kanya, may mga gawain mula sa mga obligado at mga voluntaryo na napagkapapawi ang magpagbubura ng mga kasalanan. At itataas din nito ang mga gawain na ito, ang inyong antas. Ilan sa mga ito ay ang pagkakadalisay, una, pagsasagawa ng ablusyon. Ang pagkagawa ng ablusyon, ito ay isang pagbubura ng ating mga dumi o paghuhugas ng ating mga dumi at kasalanan. Pangalawa, pagsasagawa ng pagdarasal ay ito ay isang paraan ng pagbubura ng ating kasalanan na limang bisis nating pagdadarasal. Pag-aayuno, ito yung buwan ng Ramadan na kung saan tayo ay nag-aayuno, na kung saan ang buwan ay mabiyaya, ibigay natin ng oras para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbibigay ng kawanggawa, ang pagbibigay ng kawanggawa, kabilang ito sa pagbura ng ating mga kasalanan. Kasunod, paglalakbay sa Maka sa buwan ng Hajj o pagbabalik
basa ng Quran at iba pang mga gawain kinakalugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gawin ito ng mga ganitong paraan, mga kapatid sa pananampalataya. Pagsagawa ng ablusyon, yun ang paglililis natin kasalanan. Pagdarasal, pag-aayuno, pagbigay ng gawang-gawa, at paglalakbay sa Amakka, sa Hajj o Umrah, ang panghuli, yung pagbabasa ng Quran, ay kinakalugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang magsagawa ng ablusyon sa kanyang bahay pagkatapos nito, siya ay lumakad patungo sa isa sa mga bahay ng Allah o masjid para isakatuparan ang obligadong pagdarasal na ginagawang obligado ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanya. Ang isang hakban niya ay makapagbubura ng isang kasalanan at ang isa naman ay makapagtaas ng kanyang antas sa kalagayan. Subhanallah. Paglabas mula sa bahay mo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bawat hakban ng iyong paa ay magkakaroon ka ng gantimpala at bawat hakban ay magbubura ng iyong kasalanan. Bakit pupunta ka sa bahay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para magdarasal para sa kanya? At sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ang limang bisis ng pagdarasal at pagdarasal sa araw ng Biyernes, lalo-lalo na ngayon sa araw ng Biyernes, hanggang sa muling pagdarasal sa sunod na araw ng Biyernes, ay may nakalaang patawaran, kapatawaran sa pagitan ng mga ito, maliban na lamang sa mga malalaking kasalanan. Ang kabilang sa malaking kasalanan, mga kapatid sa pananampalataya, nagmula ito sa maliit. Nagmula sa maliit, hanggang dumami nito, magiging siyang malaking kasalanan. Kaya, gawin natin sa mga ganitong paraan, ang sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ito ay nagbibigay sa atin ng guidelines. Ito ang nagbibigay sa atin ng way para hindi tayo mapabilang sa mga taong pinaparusan sa impyerno ng apoy, na lahat naman tayo, mga alipin ng alay, makakaranas ng kapurasan sa impyerno ng apoy. Pero ang sabi niya, magpapaligsahan kayo ng paggawa ng kabutihan at magbalik loob kayo sa ala upang ang iyong kasalanan, ang iyong kapurasan sa impyerno ng apoy ay mapadali at mahihaon tayo at ipasok tayo sa paraiso. Ang paraiso na kung saan walang kamatayan, kasiyahan. At sinabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang magsagawa ng ablusyon na ito ay kanyang sinagawa ng maayos. Pagkatapos, sinasabi niya, ang pagdara sa araw ng Biyernes, at siya ay makinig at naging tahimik. Patatawarin sa kanya ang kanyang nagawang kasalanan sa pagitan ng araw ng Biyernes na iyon. Ang araw ng Biyernes ay nakalipas at dagdagan ito ng tatlong araw na nagpapatawad. Sino mo mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Sino man ang nagsagawa ng ablusyon na ito ay kanyang isinagawa na sa maayos at pagkatapos ay magtungo sa pagdarasal sa araw ng Biyernes. At siya ay makinig nang sinasabi ng ating kay makinig ng ating imam sa mga sinasabi, papatawarin kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyong mga kasalanan sa pagitan ng araw ng Biyernes. At iyon ang araw ng Biyernes ay nakalipas, dagdagan pa ito ng tatlong araw na pagpapatawad. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga iba't ibang uri ng paraan. May iba't ibang uri pa ng paraan na hindi halos masukat upang makamit ang gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makakamit ang mga ito sa pamamagitan ng paghahanap ng biyaya, pagpapakain sa mga mahihirap, pagiging mabuti ang pag-uugali, pagiging maunawain, pagkalap ng kaalaman, pagtugon sa pangailangan, pagsama-sama sa pag-aalala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagiging mawain sa mga nilikha, at pag-aalis ng mga bagay na nakakasagabal sa daanan ng tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakalinaw ang mga uri ito, iba't ibang uri sa paghahanap ng biyaya,
pagpakain ng mga mahirap, ang ating pag-uugali, pagiging maunawain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gumagawa kayo ng kabutihan. Ipaparating ninyo ang mga magandang balita ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa mula sa habag ng Allah at awa. Pagandahin ninyo ang pag-aakala sa Allah. Pagandahin ninyo ang pag-aalala sa Allah. At gawin ninyo para sa Allah lamang ang inyong mga intensyon. At gawin ninyong para kay Allah ang magandang intensyon. Dagdagan pa dito, ang dagdag pa dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga pagsubok na naranasan ng isang Muslim sa kanyang sarili, kayamanan at mga anak, gayon din sa mga nagkakamit niyang maghihirap sa buhay, katotohanan ang mga ito ay pumawi ng mga kasalanan. Nagtataas ng antas ng isang mananampalataya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pagsubok na tatama sa isang Muslim maliban na lamang napapatawarin ng Allah ang kanyang kasalanan dahil dito hanggat kahit pa ito ay isang tinik na tumutusok sa kanyang paa. Napakaganda ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iba pang pagsalaysay na sinabi nito, sabi niya, maliban na lamang na itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kalagayan at buburahin para sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay sinasalaysay ni Abu Hurairah kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi naalis ang pagsubok sa isang mananampalataya, lalaki man o babae, sa kanyang sarili, anak at kayamanan hanggang sa burahin at itapo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan. Walang ipinili ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalata, katotohanan, ang isang alipin kapag tinahak niya ang landas tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala na may katapatan at may taos pusong pagbabalik loob, naghahanak ng awa at kapatawaran sa Allah. At siya ay gumawa ng mga gawaing nakakalugod sa Allah. Katotohanan, napapasok ang kapayapaan sa kanyang puso, bubuksan sa kanya ang mga pintuan ng biyaya, gagabayan siya sa landas ng kanyang tinatahak at ililihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan pagdating ng araw ng paghuhukom. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan ladina amanu tubu ilallahi taubatan tasuhan asa rabbukum at yukafirra ankum sayiatikum wa yudkilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhjillahu nabiyan ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aidihin wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka kulli shay'in qadir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalugan na ito, o kayong mga naniwala, magbalik loob kayo sa Allah ng tapat na pagsisisi. Maaring pawiin ang inyong Panginoon mula sa inyo, ang inyong mga masasamang gawa, at kayo ay kanyang papasukin sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos sa araw na hindi hinahiyaan ng Allah ang propita at yaong mga naniwalang kasama niya, ang kanilang liwanag ay mauuna sa kanila at ito ay nasa kanilang mga kanang kamay at sila ay magsasabing, aming Panginoon, gawin mo pong ganap ang liwanag para sa amin at kami ay iyong patawarin. Katotohanan,
Siya ang tanging may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. O aking mga kapatid, naniniwala sa Kanya. At huwag ninyong kalimutan ang inyong mga kalakasan, kalusugan at karangyaan ay nag-aakay sa inyo patungo sa kamalian at kasalanan. Naglalayo sa inyo mula sa pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiging sanhi ng pagkawala ng takot ninyo mula sa kaparusahan at pangamba ninyo sa masamang uri ng katapusan. Wala kayong ibang idinaya kundi ang inyong sarili. Katotohanan, ang kamatayan ay darating sa inyo ng biglaan at hindi ninyo inaasahan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi maituturing na nagsisisi yaong mga taong patuloy na gumagawa ng mga kasamaan hanggang kapag ang isa sa kanila ay abutan ng kamatayan. Siya ay magsasabing, katotohanan ako ay nagsisisi. Maituturing na ang nagsisisi yaong mga taong namatay habang sila ay di naniniwala sa kanila ay aming inahanda ang isang mahabding parusa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walay sa atin tawbatan lilladina ya'maluna sayyati hatta ida hadara hahaduhum mautu qala idni tubtul ana waladina yamutuna wahum kafaru wa ulaika atadna lahum adaban alim. So yung binasa ko sa Tagalog sa kalugan ito, yung ang isang taong nagsisisi sa katotohanan. Nagsisisi na siya sa kanyang mga ginawa at siya ay nakahanda ang kanyang mahapding parusa sa impyernong apoy. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang buwan ng ito ay mabiyaya sa ating mga pamilya, sa ating mga kamag-anak, ating mga magulang, ating mga anak. Idalangin natin sila na ipatuloy ang kanilang pagnaliksik sa kaalaman kung hindi pa sila mga Muslim. Saan kabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang sila sa pananampalatayang Islam at sila ay mahihaon sa kanilang kaparusahan. Dahil ang mga taong namatay na hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang magsisisi, hindi na pwedeng ibalik dito sa ibabaw ng mundo. Dahil ang ating kasalanan, ang ating kamatayan ay itong pangalawang buhay natin sa libingan na kung saan ay mamahinga tayo. Hindi na tayo magdarasal, tayo ay nakaupo o maghihintay tayo na bubuhay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom at tayo lilitisin na, tayo sisingilin na. Bubuklatin ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng mga gawain nating masama. Musliman o Kristiyano o anumang di man Muslim, lahat ito ay makikita mo ang lahat ng mga ginawa mo dito sa ibabaw ng mundo. Dahil itong mundo, ito ay isang ang mundong ito ay ito yung paraiso sa mga di naniniwala. At itong mundo naman ito, ito yung kulungan sa mga may takot sa dakilang tagapaglikha na si Allah. Kaya may mga iba na hindi lahat, walang taong hindi makakaranas ng kaparusahan sa impyernong apoy. Laging pinapaalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpapaligsahan kayo ng maraming kabutihan sa ating pagkitungo sa tao, pagiging makatao, magiging pulay tayo sa mga tao, nakita yung naka-smile sa mga taong ipapakita natin ang pagiging pagsuko natin sa Allah. Dahil karamihan ngayon, iba-ibang dahilan ng mga taong nagbalik loob sa Allah. Dahil nakikita nila sa mga Muslim na nakikita ngayon sa social media, sa buong mundo, na ito yung tama na ipinahayag sa lahat ng mga propeta, lalo-lalo na sa huling propeta
na si Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan. Kaya ang ating panalangin sa ating pamilya na hindi pa sila mga Muslim, dalangin natin sila na igabay sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila mapabilang sa mga taong tarunan. Ang mga tao na kapag nagawa ng kasalanan, sila ay nagmamadali na humingi ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito ay ginawa ng nilang natural na kanilang sarili ang paghingi ng agarang kapatawaran at pagbabalik loob ng mabilisan. Kailangan nating mabilis ang pagbalik loob sa Allah at pagsisisi. Huwag na nating gawin sa sunod pagkatapos ng Ramadan. Ang mga tao ay mag-uumpisa na naman sa paggawa ng kasalanan. Iniisip niya na mayroon pang kasunod na Ramadan. Paano kung hindi ka aabutan sa sunod ng Ramadan? Pinaghirapan mo lang sarili mo. Kaya nakikita ka ng Allah kung ano ang mayroon sa loob ng puso mo at lahat na kukulikta ang lahat ng mga gawain mong masama, ito yung magbibigay sa'yo ng kaparusahan sa impyernong apoy kung ilang taon ka doon maninirahan sa impyernong apoy bago ka ihaon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmamadali sa paghuhugas ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng paghingi nila ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At paggawa ng kabutihan, ito ay nagpapatatag sa puso ng mga taong matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong pinangakuhan ng paraiso na kung saan ang lawak ng paraiso na ito ay kasing lawak ng buong kalangitan at kalupaan. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wanladina ida palau pahisatang au dalamu ampusahum kadarahullaha pastagfaru lidunubihim wa may yagfiru dunuba ilallaha walam yusiru ala ma faalu wa hum ya'lamun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang yaong makapagmagawa ng fasiha, ibig sabihin kahalayan o nakagawa ng kamalian, maliit na kasalanan ng kanilang mga sarili, ay kanilang naalala ang Allah at nagdalian humingi ng kapatawaran sa kanilang magawang mga kasalanan. At sino ang magpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Allah? At sila ay hindi nagpapatuloy sa anumang kamalian na kanilang nagawa. Sa sandaling ito ay kanilang mapag-alaman. Dahil ito ay binabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ng aya na ito, sila ay nagmamabilis, nagmamadali sa paghingi ng kapatawaran, at pagsisisi at pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadugto ng aya na ito, ulaika jazaohum magfiratu min rabbihin wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'mal ajrul al-amilin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga kanilang gantimpala ay kapatawaran mula sa kanilang Panginoon. At mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos at sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan at sadyang napakainam na gantimpala para sa mga matatapat na manggagawa ng kabutihan. Ang hinahanda sa ating mga kapatid ng paraiso, gaano kalawak ang paraiso nito, langit at kalupaan. Hindi natin matutumbasan ang paraiso kung ano man nakikita natin dito sa ibabaw ng mundo, wala ito sa paraiso. Dahil maraming binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran ang nilalaman ng paraiso. Kapag ibinanggit ang laman ng paraiso, ang mga tao hindi na magsigitigil. Hindi na sila napapago sa pakikinig. Ano ang nilalaman ng paraiso? Kapag ang impyerno ng pag-usapan, ang mga tao dahan-dahan umalis, natatakot sila. Natatakot sila, bakit? Ayaw nilang mapakinggan ang mga kaparusahan sa mga taong hindi naniniwala at sa mga taong makasalanan. Ibig kong sabihin, mga Muslim na nagkakasala, na hindi nila na
nasunod ang mga kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila nanatili sa impyerno, ilang taon sila doon. Kaya tayo na nandito pa tayo sa dito sa ibabaw ng mundo, habang nabubuhay pa tayo, ibuhay ang lahat ng oras para kay Allah at araw-araw natin pagsisihan at paghingi at pagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito, ipapakinggan niya at tanggapin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang kalagayan ng dalawang uri ng tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Katakutan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at palagiin tayong sumusunod sa batas ng Allah at palagiin tayong humingi ng patron mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sana napagbigay ako ng magandang aral at bago tayo maghiwalay ay nagkaroon tayo ng aral patungkol dito sa ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway tanggapin ang ating mga panghingi ng kapatawaran, ang ating mga sala, ang ating dua, lalo-lalo na sa ating mga mamagulang, mga anak, mga kapatid, mga kaibigan, kapitbahay, naway gawin sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sila hindi mapabilang sa mga taong talunan bago sila bawian ng buhay. So hanggang dito na lang mga kapatid sa Pananampalataya Islam para makapagbigay kayo ng katanungan ay mayroon pa tayong 7 minutes. Inshallah, hanggang dito na lamang wa akhir dawan inalam nila subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, napakaganda ng topic ng ating Sheikh at dako na po tayo sa question and answer. Jazakallah khair, Sheikh Yusuf, sa iyong napakagandang topic. So, kung may katanungan po dyan, mga brothers and sisters, ay pwede na po. Mayroon pa tayong 7 minutes na natitira. Brothers and sisters, sige po. Dahil mainam po sa tao ay yung nagtatanong. Hindi po yun ibig sabihin na wala tayong alam. Kumbaga yun po ang matalinong tao ang nagtatanong. Napakaganda po ng topic ng ating Sheikh. Kaya nawa ay sa buhay natin, nakuha natin ang message ng kanyang pinakabuod ng kanyang topic, inshallah, at ng may sa buhay natin. Sige po, mga sisters, brothers, nandiyan ay pwede na po kayo magtanong. Walang magtatanong, walang magtataas ng kamay, mga sisters. Kung wala, sige po, Sheikh Yusuf, huling habilin para sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Alhamdulillah, salamat sa inyong pagkikinig at sana'y nagkaroon kayo ng aral dito sa aking tinatalakay bilang karagdagang kaalaman natin sa ating sarili na ito ay isang napakagandang matutunan natin dahil hindi lahat ng araw ay maging perfecto tayo. Araw-araw tayo magsisisi at magbabalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung saan man tayo naroroon, kung tayo nanalangin sa Allah o nagdadasal, pagkatapos nating magdasal ng 5 beses isang araw, ay huwag natin kalimutan ang paghingi o mga dua natin sa ating sarili, sa ating asawa, sa ating mga magulang, ating mga kamag-anak at kapitbahay, kaibigan. So, gawin natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, yun lang ang aking nasasabi. At muli, magkikita pa tayo sa sunod ng mga ibang mga lecture dito at tuwing Friday lang ito, walang tigil sa pagbigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam.
Jakalakir, Sheikh. Okay. Jakalakir, Sheikh Yusuf. At tanda natin mga brothers and sisters ang lahat ng lahi ni Adan ay nagkakasala. At ang mainam doon sa nagkakasala sa lahi ni Adan ay yung nagbabalik loob o nagsisisi at humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pong perpekto na tao sa mundo o sa nabubuhay na tao ay wala pong naunamang tao ay wala pong perpekto. So nawa ay nakuha natin ang pinaka lesson ng kanyang topic at inshallah ay maisa buhay natin ito mga kapatid, lalong-lalo na paalis na ang ating bisita na Ramadan ay manatili sana tayo na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparaanan na binigay sa ng ating huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamaraan pagsamba sa kanya. Huwag tayong mahiya sana magtanong kahit anong katanungan patungkol sa topic o hindi man patungkol sa topic ay open po ang ating Zoom kung anong klaseng katanungan ang inyong pwedeng itanong. So gayon pa man ay wala pong natanong kaya alhamdulillah, pasalamat tayo sa mga brothers and sisters na walang sawang umaatin sa ating lingguhang pag-aaral dito sa Zoom. At huwag po sana kayong huminto sa pag-atin dahil sa ganitong pamaraan, mga kapatid, sa pampalatayang Islam, sa Islam ay mayroon po tayo natutunan. Kumbaga, ang pag-aaral kasi ay mula po sa duyan hanggang kamatayan po ito. Lalong-lalo na ang ating kaalaman patungkol sa ating pananampalataya dahil ang may kaalaman po sa pananampalatayang Islam ay itinataas po ng Allah Subhanahu wa ta'ala. So mas mainam po sa isang mananampalataya ang may kaalaman kaysa sa isang alipin lamang o sumusunod lamang. So nang sa ganun ay may isabahagi rin natin ito sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at kaibigan. May papayo rin natin ang mga nakukuha nating kaalaman at doon tayo gagantimpilaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang at kahit tayo'y late at medyo ma-advance ang ating mayroon pa tayo natitira sanang 2 minuto pero tatapusin na po natin dito. Kita-kita po tayo muli sa susunod na Friday sa ganung oras din. At inshallah ay mag-imbita pa po tayo ng mga aatin, mga brothers and sisters. At wag po tayo muli, wag po tayong mahiyang magtanong dahil napaka-importante po ng katanungan ninyo para malaman natin ang ating mga pagkukulang o hindi alam sa mga sitwasyon na ating na nasasagupa or na mimit sa isang araw. So, ganun pa man ay maraming salamat muli mga brothers and sisters at jazakallah khaira Sheikh Yusuf sa iyong napakaganda topic. Sa ating mga brothers and sisters ay maraming salamat muli. So, hanggang dito lamang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maraming salamat at assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.